Kaya naghihirap lalo ang bansang Pilipinas, no? Dahil dun sa mga corrupt na mga nakaupo sa trono, no, na dapat nga eh sila po talaga yung dapat na namamahagi ng yaman ng bansang Pilipinas na hindi dapat nila kinukurakot. Makinig ang lahat, ako'y pakipakinggan. Kwentong gusto ko na paminsan-minsan. Dumito ang lahat, walang aalis-alis. At ito kwento ko pa. Yo, what's up mga kaulo? It's your boy Elmo. Muli pong bumabalik, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayong lahat? I hope naligtas po kayo saan mang panig ng mundo. Sa iba't ibang mga kaulo natin na nasa labas ng bansa, sa mga OFW. Shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po sa inyong lahat? At na-miss ko po kayong kausapin, mga kaulo. Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload, mga kaulo. Alam niyo naman, sobrang busy po ng inyong lingkod. At tayo po ay nagtatrabaho pansamantala sa Double Dragon. At nag-train po tayo doon for managerial position, mga kaulo. Okay? So kaya medyo sobrang hectic ng schedule. Hindi ko maisingit. And medyo kailangan mag-review at mag-aral ng mga tinitrain natin. Pero good to share sa inyo, mga kaulo, na tayo po ay nakapasa sa mga training at certification na ginagawa, na parte po ng aming journey para sa Panda Express Restaurant, na kabilang po sa Jollibee Food Corporation, mga kaulo. Okay? Yun. So without further ado, mga kaulo, ang gawin natin to. Meron akong i-share sa inyo at nakatawag ng pansin ko. Mula po ito kay Sinyo, na may pinamagatang Sibak 105, no? So alamin po natin kung ano nilalaman nito. Actually, mga kaulo, eh nakita ko lang siya at bago sa paningin ko. Siyempre si Sinyo, alam niyo naman, Flip Top MC, no? Bumabattle sa Flip Top at isa sa mga pinaka kilala at pinaka matatag na Flip Top MC sa panahon ngayon, okay? So mga kaulo, alamin natin to, pakinggan natin. And doon sa mga kaulo natin na ngayon pa lang napadaan, don't forget to click subscribe button and hit notification bell para updated ka palagi sa lahat ng aking mga videos and upload, mga kaulo, okay? So panoorin natin to, simulan na natin. Sibak 105 by Sinyo, and pag-usapan natin kung ano yung nilalaman at ano ang mensahe nito. Let's do this, mga kaulo. Sobrang na-miss ko kayo and na-miss kong gawin to, and sobra talaga akong sabik na humarap sa camera at kausapin po kayo. So let's do this, mga kaulo. Alright, Sibak 105 mula kay Sinyo. Sibak. Naku po, sa dami nang naupo. Wala bang maglalakas loob na humarap at tumayo? Oh, mukhang may ano to, mga kaulo, ha? Putulin lang natin sandali. Muling iboto Sibak 105. So ibig sabihin pala, mga kaulo, akala ko music video to eh. So muling iboto, so ibig sabihin, mga kaulo, ngayong nararating nalalapit na eleksyon, 105 sa balota, mga kaulo, Sibak party list, no? So si Sinyo po yung sigurong napili nila na magrepresent nito at magpakalat, mga kaulo. Okay, so simulan natin ulit, mga kaulo. Akala ko music video to, pero parang ano pala, invitational or message para sa ating mga masang Pilipino. Panoorin natin, balik lang natin konti. Naku po, sa dami nang naupo. Wala bang maglalakas loob na humarap at tumayo? Alright, umpisa pa lang, mga kaulo, naku po, sa dami nang naupo. Wala bang nagbabalak na tumayo? Parang yung sa kanta ni Glock na inaupuan, mga kaulo, na kayo pong mga nakaupo, no? Sa trono, dyan sa Malacanang o sa Senado o sa Kongreso, mga kaulo, lahat po yan, pare-pareho po yan. Pag nanalo, naglalaho yung mga pangako, napapako, mabulaklak magsalita, pero sumisingaw ang baho. Grabe, no? Yung word na yun, mga kaulo, no? Yung kapag eleksyon o sa pangangampanya, yung mga puro pangako, ang daming pangako na gagawin ko to, magiging ganyan to, gagawin natin to. At bandang dulo, mga kaulo, lahat po napapako. Sobrang napapako at gasgas na po yung angle na yan at yung linya na yan para dun sa ating mga politikong pulpol, no? Na masasabi natin, mga kaulo, sorry for the word, pero yun po yung totoong dapat na sabihin dyan sa mga politikong yan. Diyos ko po, huwag na tayong magbulag-bulagan.
Harap-harapan na nila tayong ninanakawan. Said na ang kaban ng bayan. Harap-harapan tayong ninanakawan. Said na ang kaban ng bayan. Mga kaulo, no? Yung sa pagnanakaw na yan, mga kaulo, hindi naman lingit sa kaalaman ninyong lahat. Nasangkaterba na po ang mga nakulong. Mga nakaupo na gumawa ng kawalang-ian sa ating gobyerno. Imbis na mapunta sa masang Pilipino, napupunta po sa kanilang bulsa para sa sariling kapritsyo. Ang gagara ng sasakyan, ang lalaki ng bahay, ang daming mga properties sa iba't ibang probinsya, out of town or out of the country pa. Sobrang daming mga assets, pero yung perang ginamit para sa bayan. Yung kaba ng bayan, talagang ubos na o said na said. So, maging ano tayo, mga kaulo? Maging mapanuri kung masusi nating bantayan yung mga dapat nating iboboto na kandidato. Napupunta sa iilan ng para sa pangkalahatan. Hindi ba't mga kurap naman ang rason ng ating kahirapan? Yun, totoo yun, mga kaulo, no? Kaya naghihirap lalo ang bansang Pilipinas, no? Dahil dun sa mga kurap na mga nakaupo sa trono, no, na dapat nga, sila po talaga yung dapat na namamahagi ng yaman ng bansang Pilipinas na hindi dapat nila kinukurakot. Mahirap na nga yung mga mamamayan, mga kabayan natin. Lalo pang naghihirap dahil yung dapat na sana kahit kapirasong barya o porsyento na mapunta dun sa mga maralitang Pilipino, ninanakaw pa ng mga walang ya at mga walang kapusong kapuso-pusong mga politiko na to at mga nakaupo, mga walang pakiramdam at sobra talagang mga ganid pagdating sa pera at sa kayamanan. Hindi kung ganun, ba't hindi yon ang ating unang nalabanan? Kaya naman. Kaya pa yan na matuldukan ang katiwalian, korupsyon at ang kahirap. Alam niyo, mga kaulo, talagang kayang-kaya naman. Basta maging mapanuri tayo at sumali tayo, makisali. Hindi yung puro lang tayo salita. Dapat magmula yan talaga sa atin, no? Huwag din nating iasa sa gobyerno ang lahat dahil hindi po sila ang susi para maging maayos ang buhay natin. Bagkos tayo po ay magsikap, tayo po ay kumilos, gumawa ng ating paraan para tayo po ay guminhawa, no? Huwag din nating isisi sa kanila. Pero sa kabilang banda, on the other side, mga kaulo, talagang meron pananagutan yung mga politikong mga pulpul na yan, na mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Dapat labanan natin yan. At kayang-kaya naman yan basta maging focus yung tingin natin dun sa mga kandidato na talagang may sinabi at may maitutulong sa bansang Pilipinas. Na nagpapahirap sa taong bayan, sila lang ang nakikinabang ng bungang ating tinanim, kaya't tagpasin, putulin, bunutin na natin ng ugat. Alright, so sabi ni Sinyo, mga kaulo, dapat talagang tagpasin, bunutin ng ugat. Dahil, mga kaulo, kung tatagpasin mo lang yung ibabaw niyan, tutubo at tutubo pa rin yan, tuloy-tuloy lang din po yan. Ang dapat natin gawin, tagpasin yung mismong roots o yung ugat kung saan nagmumula ang korupsyon na yan, ang kriminalidad na ginagawa ng mga taong nasa authority o yung mga nakaupo, mga kaulo. Dapat talagang tagpasin ang ugat para talagang as in talagang mawala. Kung ang korupsyon ang punot dulo ng lahat, ang kailangan nating gawin simulan na nating magsibak, sibak, 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 sibak. Alright, so sibak, sibak. So kailangan na nating magsibak. So ibig sabihin, mga kaulo, no, yung sibak na word, galing po yan sa sibak na as in yung pag nagsisibakan ng kahoy, no? Or kung may kailangan kang putulin. Sibak means ginagamit din yung word na yan kapag natanggal sa trabaho o may tinanggal sa trabaho, sibak. So yung sibak, C-I-B-A-C sa kanila, may meaning po yan, mga kaulo, syempre. Pero yung sibak na S-I-B-A-K, doon po yan hango yung sinabi ni Sinyo na sibak, no? Nagamit yung palakol, mga kaulo, okay? So, tuloy natin. Hindi po namin kakayanin na kami lang to. Mahirap po ang laban. Kailangan po kayo. Alright, so ito palang sibak na to, mga kaulo, ito pala ibig sabihin, citizens battle against corruption. Excuse me po. So, ito po ang ibig sabihin, ha? CIBAC, citizens battle against corruption. So, okay, mula pala kay ano to, no? Brother Eddie Villanueva, na tumakbo rin ng Pangulo before.
Okay, si back representative, all right? So yun. So sabi nga ni sinyo mga kaulo eh, kaya natin 'yan talaga at kailangan tayo para masibak 'yang mga 'yan. So kayo mga kaulo, huwag niyo kalimutang suportahan 105 sa balota, Sibak Party List. Again, citizens battle against corruption. So sila po 'yung mga lumalaban sa corruption sa ating pamahalaan ng gobyerno, okay? So yun, pag-usapan natin. Stop lang po natin mga kaulo. Alright? Ito yung mga na-miss ko mga kaulo eh. Yung mag-uusap tayo tapos magbibigay tayo ng kanya-kanyang kuro-uro. Yun. So yun mga kaulo, no? Napakaganda ng mensahe ni Sinyo. Napakaraming napulot na word doon sa maiksing parang talumpati niya na to. Na parang nag-flip-flop nga mga kaulo eh. Parang nagkukwento lang. No? Isa lang ibig sabihin. Dapat sibakin na sa pwesto yung mga taong walang kakwenta-kwenta at walang guts na maupo. At dapat maging masinod tayo. Tapos na dapat ang paghihirap, dapat mapunta sa Pilipino yung dapat mapunta na kayamanan o pera na dapat maitulong sa napakalaking porsyento ng populasyon sa Pilipinas na mga masang Pilipino na naghihirap. Okay? Yun. So maraming salamat sa inyo. Napakaganda niyan. And supportahan nyo si Back Party List 105 sa balota, okay? So maraming salamat po sa inyo. And yun mga kaulo, sobrang na-miss ko kayo. And eto, nagbabalik tayo. Sunod, magkita-kita ulit tayo sa next video natin. Abang-abang lang po tayo. Maraming salamat po. And shoutout po sa lahat ng nagpapabati. Magandang gabi po sa inyong lahat. Again, it's your boy Elmo po, na lagi pong nagsasabing walang buhok pero merong laman. Peace out yo, and God bless us all.